Siomay, umpisa na natin. Pagsasamahin lang natin yung ground pork, pati na rin yung ground shrimp o yung hipo na hiniwa natin ng maliliit na peraso sa isang bowl. At bahagya lang natin itong haluin. Magandang kombinasyon ng pork at shrimp pagdating sa siomay. Pero pwede rin kayong gumawa ng siomay nang walang shrimp, kahit ground pork lang, okay na yan. Ilagay na natin dito yung singkamas. Hiniwa lang natin ang maliliit na peraso. Ito naman yung carrot at yung sibuyas. Sibuyas na puti ang gamit natin. Maglalagay din tayo dito ng ground black pepper at ng asin. At ng konting sesame oil. At ito naman yung isang perasong itlog, magkakak din tayo. Haluin lang natin itong mabuti. Gagamitin muna natin yung spatula na pinanghalo natin, pero may isang mas mabisa pang panghalo. Mas maganda para sa akin kung kakamayin natin ito. Pwede kayong magsuot ng guwantes o pwede kayong maghugas ng kamay ng mabuti. Para sa akin, mas mabisa itong paraan na ito. Dahil nga kung kamay ang gamit natin, lalo na para sa akin, nararamdaman ko na kulang pa yung paghalo. No? So mararamdaman natin kahit nakagwantes tayo. Kaya alam natin kung kailan tayo hihinto. Basta siguraduhin lang natin na nahalo ng mabuti lahat ng mga ingredients. At mapapansin ninyo, medyo mabasa-basa pa to. Kaya naman naglalagay tayo dito ng breadcrumbs. Ang ginagawa nitong breadcrumbs ay inaabsorb nito yung excess na moisture. Kaya naman nakakatulong to para hindi masyadong maging madikit yung mixture. Pwede rin kayong gumamit ng harina kung wala kayong breadcrumbs na available. Basta huwag masyadong marami. Ready na tayo para ibalot itong siomay. Naglagay lang ako ng wax paper sa isang malinis na plato. At ito na yung ating wonton wrapper. Siguraduhin lang natin na isang peraso lang to, eh. Yan, at gagamit tayo ng pang-scoop. Para naman uniform yung size, magsuscoop lang tayo ng siomay mixture sa ating bowl. Ilagay natin sa gitna nitong wonton wrapper at ibalot na natin. Pagdating sa pagbalot, madali lang yan. Titiklupin lang natin yung bawat side, kagaya ng ginagawa ko ngayon. At iiwanan lang natin bukas yung ibabaw na bahagi. At para mas maganda, siguraduhin natin na compact o intact yung mixture ng meat dito sa loob ng wrapper. Kaya naman, ipipress pa natin ito ng bahagya. Ready na to? Ilagay na natin dito sa ibabaw ng wax paper. Napakadali lang nito. So, uulitin lang natin yung mga steps na ginawa natin. At ituloy lang natin hanggang sa mapuno na natin itong plato. Maganda tong ating recipe dahil bukod sa masarap na, marami pa makikinabang. Dahil halos nasa kalahati pa lang tayo ng mixture. Tingnan ninyo. Marami pa tayong natira. Kaya naman kukuha pa tayo ng panibagong plato. At itutuloy lang natin yung pagbalot pa sa mga siomay. Hanggang sa tuloy na natin maubos yung ating meat mixture. At yan, ready na to. Ang susunod natin gagawin ay arrange na tong mga siomay na nabalot natin sa steamer. At painitin na rin natin yung steamer sa puntong to. Nang sa ganon, kapag na-arrange na natin, ready na tayo para i-steam ito kagad. Okay na to. I-steam na natin. Pwede kayong gumamit ng electric steamer na katulad ng gamit ko ngayon. At syempre, pwedeng-pwede kayong gumamit ng traditional na steamer. I-steam lang natin ito ng 20 minutes. At makalipas ang 20 minutes, ready na to. Tatanggalin lang natin dito sa steamer, ilagay natin sa isang serving plate. Lagyan lang natin ng chili garlic sauce sa ibabaw. At i-serve na natin. Ito na ang ating siomay. Tara, kain na tayo!